na naman on the Khalid. Okay. Yeah. Before mag-start itong game 2 habang nagsasalita si Wolf, we've been talking, guys. Me and Shin Boo been talking. And sabi namin, wala na. Hindi, ang hirap na mag-predict talaga ngayon. Gusto na lang natin na surprise. Mahirap mag-base sa season 5, mahirap mag-base na dun sa season 5 na... I mean, yung previous season. Yung previous season na stats eh. Kasi yun yung pinagbabasihan natin dito ngayon. Doon naman, yun yung pinaka, ano eh, heading into this regular season. Yun talaga yung only info available. Yeah. And of course, the other local tournaments that we are seeing. Pero ang dami kasing MPL teams na hindi naman talaga naglo-local, ano eh. Naglo-local tournaments, no? They keep it to themselves talaga. Yeah. Ranked games lang, ganon. So, yep. Onic ngayon, they're adding a lot of utility on their side. They have the Selena. Uh-huh. They have Selena and PNK ulit. Pero probably side lane PNK na to. Wala yung Selena sa lineup nila kanina. This time, meron silang more vision to deal with. Mm. Pero, ang sabi ng Blue Fire, edi idaan natin sa mobility. Idaan natin sa mabilis. Yeshun Shin. Sorry, hindi Yeshun Shin. Yuzong and Khalid side lanes. Yeah, Toshina on the Yuzong. No more Esmeralda. Oo. Crypt ano men, hindi si Toshi. Si ano, si Chu. Oo nga pala. Si Lim. Si Lim pala yung tumatalon, sorry. Sa kaninang game pala yun. Kaninang game. And Onic here, you have to deal with this frontline by a lot. Your team I don't think okay din yung Esmeralda sa totoo lang. Hindi nakahagit ng Esmeralda masyado yung Khalid. So, yeah, go for the show. Yeah, kick someone. I think kahit yung Yuzong, hindi niya rin makahagit pag nag-dragon form eh. Masasayang yung first kill. Ow! I like it. That's good, man. Respecting the build-up. Yeah. Kasi what Onic wants right now is to control the support game, the jungle. So ayaw nila nang may nanggugulo sa jungle. Yun yung main problem, no? So ngayon they have traps. What Blue Fire needs right now is a support na kayang mag-sustain para parang malahilda din. Ah, pwede nang gulo. Ano kaya ang pwede? Wala na kasing Hayabusa. Elkert Atlas. Anong ipapaling ba si Basic dito ngayon? Pwede mag-link. Pero ang hirap sumundot ng link ngayon. Ang gulo niyan, ang gaslaw ng Yuzong, ng Khalid. Pero pwedeng ano muna eh, they go for their other side lane or tank for this one, yung Onic. At itabi na muna kung ano yung magiging main carry nila. Pag-isipan yung muna. Esmeralda. They really decided na i-Esmeralda na lang. Okay. Yeah. It makes sense pa rin kasi kapag hindi naka-dragon form si Yuzong, the Esmeralda can punish him then, 'di ba? Kasi gusto ni Yuzong na malapit yung kalaban niya. So, 50-50 sila doon sa exchange. But what is the main core? Kasi wala nang Hayabusa, Ling na lang ang natitira na viable like core. Ling na nga talaga, Ling Lancelot. Ang tanong yung support. Naalis yung Hilda ni Kripuzo dito. I'm not so sure if I don't think this should be a high loss anyway. Akai? We are going to see something unique here. Probably an Akai. Yeah, wala pa sila nung support. Nung isa pang support yung na dalawang support na yung kulang eh. Mm-mm. So, pwedeng Farsa. Yeah, Farsa na lang. Okay, Farsa. Oh, yeah. Your team is picking. Oh, Low Yi. Yes, makes a lot of sense. But grak. Ito yung nasagot ni ng Blue Fire yung hinahanap natin kanina na kailangan nila ng support na kayang gumamol at manggugulo lang. Pero ano yan ha? Dali yan sa Esmeralda. Oo nga eh, dali sa Esme. Baka nabasa ng Onic na grak na lang yung viable eh. Oo. Pero kasi one good thing sa grak. Lang talaga. One good thing sa grak, counter niya yung mga traps eh. Kasi pwede siyang mag-charge ng first kill. Eh, usually, ang traps dinidikit sa mga bushes, di ba? And yung bushes malapit sa ano, sa mga wall. So, lalapit lang yung grak doon, hindi siya masastun, tanggal yung mga traps. Pero hindi ko alam. Okay lang. Actually, hindi nga pala Ling, totoo. Roger would viable, no? Naisip din na sa may bandang dulo. Pero, ang curious ako ngayon of the grak pick here, probably the Crypto Hero yeah for this part.
hirap na mag-drop eh kasi now you are taking these two, you are taking these two teams on equal footing na. I'm giving my vote to Blue Fire. Talaga. Louis Lancelot combo. Back Lancelot, kaya kailangan mong pumosisyon para mas mataas yung damage na maibigay mo sa Thorndrose. Nonetheless, well, nonetheless, yeah. Underdog again, no more. Ang Blue Fire, yan ang sure. No more, no more underdog sa MPL. Guys, ilistan nyo na tong moment na to. Nakakatakot ang 10 teams ng MPL. Iba pa rin talaga ang kalibre, Shinbu. Sinipin mo. Hindi siya hindi. Yun yung Grack. Yun yung Grack. Sabi nga eh. Parusang tunay eh. Oo eh. Kung Hilda yun, buhay yun. Totoo. Sabi ko sa'yo eh. Pwede parusahan yung Grack eh. Pero tingnan na lang ulit natin. I mean, pwede pa rin naman sila mag... Yan. Makikita natin yan, ladies and gentlemen. Yun. Alright. Actually, makukuha ata dito ni Chu yung kanyang purple buff, so medyo safe pa din. Say, itong laban. Shin, are you there? Okay. May mag lang tayo mga kaibigan. Wag ka trip, so you're getting delivered that health. Dami nilang pwedeng iba to talaga. Para doon sa Grack na hindi ko nasilip kagad. Sino? Okay, Chu still has his buff, no? Parehas. Parehas na kagkaroon ng dalawang buff. Mukhang gustong gumera ulit ng Onic dito kasi 4-man flicker sila. So gusto nilang iwasan dito yung rotation technique. Meanwhile, Kripsu, hindi na ganun kakunat. Yeah. Pwede mo talaga, bro. Kaya na ma-burst. The Hilda is so viable. Unseen. You guys, the Purify? Grabe, rap si Wap yung ano. Alam mo, pwede ka humabol eh. Flicker, may enhanced movement speed pa upon transformation. Tapos may garoti pa. 0-3 kaagad ang Onic dito, mga tol. Nagalit na yung Onic. Sabi ng Onic, hindi kami makapatay kaagad kanina. Sige, bigyan namin kayo ng dalawang traps. At bigyan na rin namin kayo ng pana. This time, Kripsu, I think, is underestimating the damage na. Kasi kanina nung Hilda siya, pwede niya gawin yung mga gamol-gamol moves. Yung Grack, medyo 50% less. At least magagawa mo pa rin yun. Yung mga pag-face check na ganyan. Magagawa mo, pero yung damage output wala na. Unlike Hilda. Hindi man akong clicker out, buti na lang. Got secret ear sa may pinakaharapan. Basic naman, running around. Pero ang trade dito sa may pinakababa, Yuzong against Iaknu. Walk away na lang yata din si Iaknu dito mula kay Limbs. Oo. Mataas ang global presence ng ano ha, Team Blue Fire ha. Yep. Hindi ka rin pwede basta-basta bumakbak kung Onic ka kasi mataas ang response ng Yuzong at ng Louyi. And I think Onic PH needs to be careful on their map management right now. Nakita si Iaknu, the arrow will miss para kay Jay. Inispatan lang ng Blue Fire kung nagtitake ba ng purple. At mukhang nakita na nga, sinugod ni Lim, Shinbu. Nilagin ka agad ng traps dito si paring Jay. Kripsu here, of course, utilizing that ultimate of power of nature palayo. Kaya naman tumilzak na lang si Iaknu. Lalo na alam niya lumayo na nga si Kripsu doon. Ang focus niya ng mga taga Blue Fire ay yung turtle. Dumating si Dilang, hindi pa tumatalo niyan. Umiikot lamang, gusto rin umiikot. At umiilaw ng lumpia dito ni Kripsu. Down for the front line, nakuha naman ni Chou pa rin yung turtle. And now up to secret, who will be ang arborin ng Onic. Thorndrose out na muna dito. Team Onic PH, alam nila na wala yung Yuzong Dong, kaya mas confident sila pumasok doon sa may purple, sa may turtle pit. Basic, nakapatay ba siya? Ay, hindi, nabuhay, nakapagmamba-out. Kaya nakapagmamba-out kanina, pero hindi kay Limbs. Hinabol ng dragon, takbo yung Chichudog doon. Magiging tao na to, pero I think that should be it. Yep. But then again, Onic PH won by a huge margin, getting the turtle and getting... 3 to 4 kills, yeah, probably. Yes. Iaknu. Ibul nga lang ni Limbs eh. Mas gusto na Iaknu itong tempo ng hero niya. Kanina kasi yung Balmond, ikot-ikot yan. Si Iaknu, ito yung type na player na gusto niya. Ano eh, ma-action eh. Tsaka Bonglings na ban yung show ni Iaknu kanina. Ay, oo nga. Kaya talagang ngayon ang iinit. Init na ng paa niyan. Init na ng paa niyan. Si Iaknu kasi kaka-TikTok niya, dinadala niya sa ano. At sa TikTok din. Nagtitiktok din si Iaknu. Alam mo kung merong kang itatapat sa TikTokan, si Iaknu ang number one. Talaga? Oo! Akala ko sila Wise lang. Si Iaknu din. Si Iaknu talaga. Nauna pa yan. Ahawa lang si na Kuya Wise. Sinamahal lang nila Wise.
Inlalog si JD dito mga kaibigan, minumog na mga member ng Blue Fire. Ganun din naman ang gagawin dito kay Limbs. Yung dragon, minasaker doon ang dalawang aso ngayon mula sa ONIC. Pero himulugi pala ang dragon sa dalawang aso eh, no? Oo naman, hindi man. Pa Cerberus yun. Hindi pa Cerberus yun. Double kailangan na lang, ikatlo, Cerberus na. Pumasok sa aking utak. Utak-utak, utak mo. Pero may nangyari sa baba, Kuya Shin, ha? Yeah, line-up ng Blue Fire kapag sama-sama tayo. Medyo makati yung setup soon. Like what we've said. The vacuum on the rotation, the raging sandstorm, tapos yung thorned rose, sobrang taas na AOE damage. Yeah. Bawal magtabi ko yung ONIC dito. Yeah, at nawala yung lead ng ONIC, sa totoo lang. Nako, dali kay Secret, alam nilang walang talon si Dilar, buti na lang napapigil ka agad yung abate ni Kripzu. Pero panay palagi, laging papanaog dito mga membro kayo ng ONIC, kahit meron power of nature si Kripzu doon. At Phantom Execution kay Cho ngayon, sobrang init, unseen, talagang naging unseen dahil inasin dito ng mga taga ONIC PH. Wow! Pero tingnan mo naman, pag nasobrang ka sa asin, atay mo, ay actually kinti mo, patay, still, it's gonna be the kill na nakukuha pa rin patuloy ni Cho. Bumawi si Dilar, magkakatalon yan si Dilar, aabang hindi talaga yan, binakapan pa ng aso, may dragon dito si Gedli mismo, and yung Selena na lang ang papansin para kay Jay. Dito naman si Crimson nilingunan si Dilar ulit, Zones for Chu, hindi pa rin nag-api yata yung ult ni Dilar dito, Phantom Extinction Pillar, re-engage Storm Rose, palayo, tapos buhay pa rin si Cho, Blue Fire, ladies and gentlemen, Blue Fire Shinbu, Blue Fire is real! Alam mo naman, ang apoy kapag kulay blue, mas malakas eh! Mas ma-update, tol! Gillette replay. Medyo nagkaiwa-iwala yung portion dito yung ONIC and ang clutch nung pitas kay Iyak no, Chu playing so well as galing. This Lancelot. Saka si Chu! Galing tumarget! Saka si Chu! Sabi ni Chu, Iyak no, gamit mo lang Chu, pero ako talaga si Chu. Ganun yung ito na naman. Oy, naku, tinangil open! Minarkahan na, hinabol ng dragon. Way up the dragon! Oy, ito yung dragon sa likod mo. Hindi na kaya yung dragon. Ako ang tunay na dragon. Skill lang yung sayo. Tumakbo na si Oh My B. Sabi niya, OMG. Habol dito naman si Paring Limbs. Pinastan dito. Kagad ni Basic. May abyssal trap din ang pambawi. Pero ayun na, kita mo nahati yung defense dito ng ONIC PH. Ibang klase si Iyak. Dalawang identity crisis is rin doon sa... sa nangyaring laban. Nalilito siya eh, Way of the Dragon. Siya yung dinediretso ng dragon. At si Chewie nahabol din siya. Oh my. Tinatarget nila eh. Alam nila na yung damage output nila nakaka-iyak. No, si Basic, yes, may damage. Pero kasi kailangan mo ng magandang targeting kapag ano ka din eh. Kapag Roger K. Again, kayang-kaya ng mga players to. Init no? Ng Mat ano. Yan. Init ng Blue Fire, tol. Literal, mainit talaga. As in, alam mo naman, yan yung pinakamahigpit na kalaban ni Rekka. Apoy yan ni Kurey. Apoy na kulay blue. Yan din, yung kalaban ni, ano, sa Avatar, si Azula, di ba? Naisusulat yan, Kuya Shinbu, ha? Sinabi sa Sinispela. Kapag kulay blue, ang apoy masakit. Tignan mo sa Avatar nga, di ba? Yung next level ng Firebender, nagiging blue. Kasi kulay blue ang tanter eh. Ang ganda, logic. Ladies and gentlemen, let's see here. Let's get the turtle again. Secured ulit ng mga membro ng Blue Fire. Underdog no more. Ito, uminit na ang challenger. Kripzu ulit, once again. Power of Nature. Ang problema lang ha, still Kripzu doesn't provide that much of a frontline compared sa Ilda na kanyang ginawa dito. Of course, pinamuka. Pinalaman ng paa dito si Khalid, mga kaibigan. Teka lang, sabi ng... Nice pick-up dali ba Iyak, no? Sabi ng ONIC, teka lang ha. Teka lang, Sir Chief, hindi pa tapos ang gera. May damage pa rin ng ONIC. May damage pa rin ng ONIC and the score of Basic is high as well. 6-2-2. Even Iyak, no, isang beses lang siya namatay. Sige na, kuha yung Blue Fire dito ng mga... counter engagement, but yung objective mahihirapan sila Shinbu kasi parang wala silang natural tower pusher on their side eh. Parang Lancelot lang kasi yung Cho ang bilis ng power din yan eh. Mas mabilis yan kasi sa ano eh, sa Lancelot eh. Ah yeah, yes, because of the only fast passive, only no, pass yung auto attack prop na nage-enhance ng kanyang auto attacks talaga, totoo yon. And the Lancelot passive works yata, hindi yan, ewan ko, nakaka-remove ng armor.
ng third yung passive ni Lancelot. Pero alam ko, di ba, sa player lang yun. Arrow 2! Huli si Joe! Ako, huli ka, Benchin! Pero pang shot muna kanyang ginawa. Ayun na, nanigurado na pa ni Todros. Repose dito kay Dilar. Nag-miss! Yung kanyang phantom execution, nakakainis! And now si Basic yata yung makakabuelo dito at magwawalis sa mga membro ngayon ng Blue Fire. Kita mo si Joe na patay, pinatay ni Joe. Si Iyak no yun. Way of the Dragon. Sige, kanyang pangopleto. At si Lims naman, dragong pa pala. At kakainin siya ng buhay ng asong dalawa mula dito sa ONIC PH. Kinagat ng mga Chinchu Dogs! Kinagat ng mga Doggy! Who let the dogs out? Wala dito si Kuya Doggy, pero talawang dogs ang nandito! Init na ano? Ang init ng laban! Init wala ng laban? Wala ng under... Ang masaya dito, matagal pa to. Tapos feeling ko, bakbakan na lang talaga eh, no? Ang painit alas 9 ng gabi. Sabi Trix, ang nangyari kanina, si Kuya Secret nasa top lane, kulang yung AOE mechanics dito ng Blue Fire. And with Dilar, sabi niya, ah kanina mo pag ginogo si Kuya Iacno, pwede sasaluin ko lahat ng damage mo. Yung damage na nare-reserve sana nila kay Iacno, yung Phantom Execution tsaka Puncture, napunta sa lahat na shield ni Dilar. Yes, kaya, yes. Sabi niya, actually, nag-miss pa nga eh. Nag-miss pa nga eh. Ano eh, medyo off yung angle ng Phantom Execution. So, good play there sa Dilar. Tingnan mo, Gillette instant replay. Tingnan natin, ah, parang... na yung pag-miss. Ayan, hinabol na lang si, ano, doon, si, Chu. Kailangan pa ng onting tulis ng, ano, ng blades ni Chu. Parang Gillette, Kuya Shinbu. Oo. Parang shave Gillette. Shave na day, eh. Oo, oh, na-shave the day ng Onic, man. Tumalon, si Dilar dito, para kay Limbs. Oo. Hindi pa body back ni Kripsu, and of course, lumayo na lamang din si Limbs. Alam mo, free game na din to para kay Dilar. Mr. Pogi is in town, Shinbu. Uh-huh. Alam mo, ikaw na nagsabi eh. Ang saya ni Dilar kapag kalaban niya ang Grok. Uh-huh. Masaya din you sa Yuzo eh. Wash shield. Nako, mag-isa lang siya. Pero nag-vitamin yata pag set up, kulit ng talo ni Dilar. Alam niya kasing buhay siya ng taas ng kapal ng buhay. Ang kapal ng form. Sabi ni Dilar, oh my Venus, hindi lang ikaw ang maputi. Ako din. Yapi. Oo, naku po. 14 to 6, this is the reason why ONIC PH, ladies and gentlemen, are your runner-ups for 2 seasons. Hindi sila basta-basta lang na nagpapatalo sa ganitong sitwasyon. And Secret trying his best to defend this one. ONIC PH, they now have Dilar all the time. Dilar leading this. Matadali si Unseen. Nawala ako, Kuya Shinbu, kaya ako na lang magtutuloy. Kaya eto, si paring Basic makakuha pa siya ng isa. Unseen na mawala. 36 seconds para kay Dilar. The arrow will miss. Basic, one. Ay, naku, na-raging sandstorm siya lang dito. Secret, but it doesn't matter. Dahil yung Way of the Dragon makakuha sa kanya. Habang umahoverboard dito si Secret, tumatakbo na lang si kaibigang Iyak. Pero nandito si Chu. Oy, nakaramdam. Oy! Nakaramdam si Iyak. No, spider senses. Ano ba yung nag-recall ba siya? Baka may narinig, no? Hindi, pero ano, dapat pupunta siya sa bush eh. Alam niyang inaabangan siya ni Chu. Pero na spider senses are tingling. Ganda ng laro. Pagalingan mag-ML literal. Men, sa sobrang intense ng laro, pati yung Discord mo, nag-disconnect. Oo, nagkaka-value man din yung connection natin. Ladies and gentlemen, 8-16 for this one. And actually, for a better break pa nito laro natin. So far naman, nag-pay off, nag-skill pa rin, namaganda pa rin yung impact ni Dilar. Pero kasi si Chu is always an obvious threat. Even in the melee here, I can't but feel na kulang yung defensive stats dito ng ONIC to withstand the damage from Chu. Like, sinasagot nila yung damage with damage as well. Tsaka ano, kada proc kasi ni Chu, yung passive, nakaubos nila eh. So parang, the more units, mas gusto ni Chu yun. You know, man, ano na to eh, it's a matter of teams now outplaying each other. Depende na sa positioning to. Depende na rin sa kung sino yung unang tatarget. And then I think yung Blue Fire, yung nangyari kanina nung game 1 na nanggugulo si Kripsu, ginagawa ngayon ni Dilar. No? Have a taste of your own medicine. Yeah. Yung ginagawa ni the lot of the teams dancing around the Lord Pit. Now, Shin, titignan natin dito yung late game capabilities ng dalawang teams eh. Ang daming damage output sa ONIC PH. The Cho, the Esmeralda,
Jay and even Popo, actually lima. Lahat. Lima, eh, kasi yung Grak hindi siya damage late game eh. Yes. Vision, diba? Control, wall ang pinaka actually high impacting skill niya. Pagpalo ng late game, sa totoo lang, yung wall talaga. Itong Onic yung lima, scaling late game wise, lahat pwede maging core. Eh. Ginagawa nga ni Cryptid, tingnan mo ginagawa ni Cryptid, inaalis niya lang yung ano, Cyclone Eye. Oo. Natanggal niya lang secret. Ay, no. Raging Sandstorm palayo. Oh, fit na. Ay, ultimation do pero kulang pa rin, pinauwi ng Saudi mga kaibigan. And we have here might be a possible 4v5 scenario down for the Lord. Mampe-pressure na yung Onic, alam nila eh. Namaalam na yung ano eh. Namaalam na yung top lane side. So, yeah. Pwede makakuha na po si Iyak doon. Pinauwi na eh. May pandemic daw eh. Uwi ka sa Audi tol. Hindi, uwi na yan. Ladies and gents, let's see. Blue Fire right now. Ay, nako, nagkasipaan ba? Nagkasipaan, man. Sinipar. Mga kaibigan, unstoppable and that's it. That is the maximum winner coming from Onic. 1v5. Oh, Joe, tumakbo. Capture. Isa na lamang, hapon si Delar dito. Hanggang sa doon. Hindi, akala ko. Hindi kayo na-ball. Lagi mong tatandaan masama mag-a-ball, Kuya Shin. Masama mag-a-ball. Pangarap lang ina-ball. Pangarap lang ang ina-ball at saka utang. Lagi mong tatandaan. Huli nyo na lahat na may utang sa inyo. Okay, mag-alala. Clutch pick-off kay Secret for Team Onic, knowing na laging 4-on-5 ang laban, plus si Dilar na yung nang-initiate. Kanina si Iyak. Ngayon nag-push na sila. Oh. Di na siya secret, dali rin si Chu. Godlike! On the base! We know the secret. Sabi ng Onic PH, Blue Fire puting kapag good fight, yeah. But Onic PH is not your runner-ups for nothing, ladies and gentlemen. Ganda Onic nung ano, Iyak no basic combination part. Oh, nung na-pick up si, doon nag-gadali ano na dali, doon nag-gadali anong nahuli si Secret sa may bandang taas. Let's look at the Gillette instant replay. Ayun yung setup. Ang ganda sana nung wild charge eh, no? Kaso the problem, walang follow-up. And ang nangyari, lagi na lang iniisa-isa ng Onic PH itong Blue Fire. To the point, natatapusin na nila yung laban. 12-2-6 on basic. Iyak no 4-1-11. Pero ang stellar performance, Shinbu, is Glar. Yeah. On this Esmeralda. Free game! Yeah, di ko nga alam kung tatalong tong Lord sa may mismong base, pero hindi lang ano, hindi lang free game talaga, parang mga free inhibitor turrets din makakuha dito. The 3 inhibitor turrets na mabubura mismo ng Onic PH against Blue Fire here. Bumupa na ang apoy, binuhusan pa ng tubig at wasak na rin ang base. Yan ang sinisigaw ng Go Onic PH. Onic PH with the victory. Man, I hindi ko na talaga